Tulad ng nabanggit ko kanina, endometrial cancer o cancer sa lining ng matres ayon sa napabalita at nailathala ang naging sanhi ng pumanaw na premyadong aktres na si Sherry Hill. Yan, nakakalungkot niyan. Tayo mga kababaihan, madalas din natin pinapansin ng ating mga kalusugan. Lalo na yung reproductive system natin. Isa na dito nga po, syempre kasama na dyan ang matres at iba pang parte ng ating reproductive system. Kailan nga po ba dapat maging regular ang pagpapatingin sa doktor? Kausapin po natin, kasama natin ang ating eksperto live via Zoom, isang gynecological oncologist ng Manila Doctors Hospital at St. Luke's Global City, si Dr. Filomena San Juan. Magandang hapon po, Doc. Magandang hapon po. Good afternoon sa lahat. Good afternoon, Doc. O, Doc, ipaliwanag po natin, i-explain po natin kung ano ba itong, para maitindihan ng mga kababaihan, itong tinatawag na endometrium. Yung endometrium, yun yung inner lining na nasa loob ng matres natin. Madali namang malaman kung may problema yan kasi nagkakaroon ng abnormal vaginal bleeding or vaginal discharge. Lalo na kung menopausal ka na at biglang merong kahit konting spot, kahit konting brown yan, dapat magpapatingin sa doktor kasi pag nagmenopause na isang babae, hindi ka na dapat nagkakaroon ng anything mapula, brownish, or black discharge coming from you. Yung iba kasi hindi nagpapacheck up kasi sabi nila, anyway, mahina naman. Actually, sa una, talagang mahina lang yung spotting. Kumisang bahid lang sa underwear. Pero actually, yun na yung unang sintomas na meron kang problema doon sa lining ng matres or endometrial cancer. Ano po ang Pilipino term doon sa endometrium? Lining lang po ang tawag. Oh, walang. Ano, lining ng matres. Oo, lining ng matres sa loob ng matres. Opo. Dok, okay, bago tayo pumunta dun sa sakit, ano, Dok, napaka-importante ng pagpapatingin ng doktor sa ng mga babae. Kasi tayo mga babae, parang ang dami nating sakit na wala namang dahilan, ano. So, anong edad, unang-una dapat nagpapatingin na ng regular sa isang katulad po ninyong gynecologist? Actually, ang mga babae, pagdating ng edad 21, dapat nagpapacheck up na. No? Kasi hindi lang naman na cancer sa lining ng matres. Ang isa pang concern natin, yung cancer sa kwelyo ng matres, yung cervical cancer. So, hindi mo yun malalaman kung hindi ka nagpapacheck up. Highly preventable lahat ito. Kasi kung meron ka na sintomas, may konting spotting, may konting abnormal vaginal discharge, kailan magpa-check na? Annually dapat ang check-up ng isang babae. Nasabi ko nga sa mga pasyente ko, pag birth month nyo na, magpa-check-up na kayo. Para alam nyo na it's time for you to have a gynecologic check-up. As young as 21 years old, Doc, dapat yearly? Yearly dapat ang babae. Really? No? Okay. Lalo na pagka nasa edad 40 ka na, 50, 60. Kasi dyan na yun, lalabas sa mga cancer, no? Opo. Doc, anong sinasabi niyong vaginal discharge na kakaiba? Ano ba dapat ang normal na discharge? Ang ibang babae kasi akala lang normal. Ang normal na discharge, kunyari kalagitnaan ng cycle mo, no? So, dun sa day 15 or day 12, meron kang discharge na madami pero transparent. White, parang sipon. Pero pagka yan may kulay na, lalo na kung medyo pinkish o medyo mapula o brownish, dapat magpa-check up. Kasi ibig sabihin may bleeding sa loob. Either nanggaling yan sa kwelyo ng matres o sa loob, sa lining ng matres. Okay. Dapat i-check up. Although kung minsan may polyp, hindi naman cancerous yan. Pero mabuti na rin malamang kung yan baka mamaya precancerous o cancerous, maaagapan yung sakit. Okay, bukod po dun sa endometrial cancer, Doc, ano pa po ang mga iba pang kondisyon na sa pagkababae ng mga kababaihan? Kung
yung nagbi-bleed, no? Okay. Yung nga, kung meron ka... Meron po kasi, di ba nga yung ano, polycystic ovaries, PCOS, yeah, na tinatawag na parang ang daming, yes, meron. Ang daming ang ganon. Yung mga may polycystic ovarian syndrome or polycystic ovaries, ito yung mga babae usually na hindi nagre-regla ng regular. Kuminsan, okay, nadidelay yung regla ng 1 week, one month, or 2 months, or 3 months. Pag in-ultrasound sila, makikita doon na maraming maliliit na cysts, that actually these are immature eggs, no? Nangititlog sila, pero hindi yan naging hinog, kaya hindi nare-release. From the ovary, naiipon doon sa ovaryo, kaya nakikita mo maliliit na cyst. Kasi dumadami, itong mga cysts na to, pag naiipon sa ovaryo, tumataas ang estrogen level ng hormones. Anong sino ibig sabihin ng doon? Estrogen. Pag mataas ang estrogen, kumakapal yung lining ng matres. Okay. So you are at a higher risk of developing endometrial cancer later on. Pag hindi yan nakokontrol, no? Yung mga risk factor pa ng endometrial cancer, yung mga masyadong mahaba ang pagregla, dun sa mga maaga nagregla, maybe 9-year-old, tapos late naman magmenopause, maybe at age 51, 52. These are risk factors also for developing endometrial cancer. Yun din namang may diabetes, hypertension, that is associated, no, with endometrial cancer. Ayun nga, yung may polycystic. Saka yung mga nagtitake ng hormonal replacement therapy, dapat maingat din, nagpapa-check up, kasi di ba pag nagmenopause na, gusto nyo humingi ng, yung iba may mga symptoms, binibigyan ng estrogen, hormonal replacement therapy, dapat chine-check din sila kasi baka mamaya biglang pumapal yung lining ng matres at mag-develop sila ng precancerous or actual endometrial cancer. Okay. So, dapat din yun titingnan. Pero ano ba ang nagiging cause ng ano nitong pagkapal ng lining at anong nararamdaman ng isang tao bukod sa discharge ang sinasabi nyo, meron bang mafe-feel na discomfort or pain? Initially, wala. Walang symptoms yung pagkumakapal lang, no? Pero ma-identify mo yung mga tao na dapat mas masinsinan ang check-up. I mean, lalo na yung mga 50 pounds overweight, obesity na tinatawag, no? Kasi yung ating taba, nagpo-produce din ng estrogen. Diba sabi ko kanina, yung estrogen, mataas ang level niyan sa mga merong polycystic ovaries. Mataas din ang, pwede rin mag-increase ang level ng estrogen kung obese. Kasi aside from the ovaries producing the estrogen, pwede din yung taba natin ma-convert into estrogen which will stimulate yung lining ng matres para kumapal. And eventually, might cause endometrial cancer. Ayan. Eh, Duk, kasi sa balita po, ano, tungkol kay late Sherry Hill, October last year siya na-diagnose ng a rare case of endometrial cancer. Tapos parang ang bilis po ng ano, pagkalat ng cancer. Bakit po kaya nagkaganon? Meron kasing yung type 1 and type 2 na endometrial cancer. Yung type 1, nangyayari ito sa mga tao na younger, okay, maybe less than 45, no? Okay. Pero after menopause, usually yung type 2 na endometrial cancer, mas aggressive yan. Yan yung mas aggressive na cancer na madaling pumalat sa ibang parte ng katawan at saka sa pelvis. Pero yung isa, mabagal kumalat. Yung type 1, ito yung sa mga because of obesity, because of polycystic ovaries, because of the effect of the hormones in the estrogen. Pero pagka nagmenopause na at mag 60 and above, dito na lumalabas yung type 2, na ito yung very aggressive type of tumor. Kaya nga kahit ma-diagnose, kuminsan when you are diagnosed, medyo advanced stage na siguro. Kumalat na sa muscle na matres. So pagka kasi kumalat na sa muscle, hindi lang sa lining, kundi kumalat na sa muscle, nandun kasi yung mga ugat eh. Pagdating sa muscle, madali na siyang kumalat sa ugat. Ang ugat naman ay nakakonekta yan all over the body. Of so it can go to the liver, the lungs, and the other portion. Kaya dapat
nasa lining lang sana siya, very early stage, stage 1A na tinatawag namin. Mas maganda ang 5-year survival niyan, even as high as 90%. Basta hindi lang yung aggressive type, yung grade o yung mga type 2 na endometrial cancer na nangyayari sa older age group. Eh, so this can be prevented, yung pagkalat, if regular ang pagpapa-check-up. From the check-up, doktora, from the check-up, makikita ka agad? Makikita kasi tinatanong naman ng history ng pasyente. Okay. Ikaw ba ay nagkakaroon ng abnormal discharge? May mga pinkish discharge ka ba o brownish? Uh-huh. Tapos meron ka bang nararamdaman na sakit? Actually, pag nakakaramdam ka na ng sakit, medyo advanced na yan. Oh. Saan po ang sakit? Ang unang sa puson o sa balakang. Pero ang unang symptoms talaga, nagkakaroon ka ng konting bahid. Bleeding talaga. Puminsan, brown lang ang nakikita. Puminsan naman dun sa mga nagre-regla, yung mga younger age group na hindi pa nag-menopause, puminsan malalaman mo yan kasi in between menstruation, nagkakaroon sila ng spotting or bleeding. Namin intermenstrual bleeding. Okay. So, mataas, di ba, yung mga nag-menopause will be above 40, maybe 48, 49. Medyo delikado din yung mga edad na yan. Yung iba kasi akala nila, kasi menopausal na ako, kaya ako na kailangan magpatingin. Kasi normal yung irregular ang regla ko. Hindi dapat, magpapatingin dapat. Kasi ang usual na menopause, umahaba yung interval na hindi ka nagregla at saka kumukonte. Pero kung lumalakas at saka mas madalas na halos 12 days, 2 weeks ka na nagre-regla, dapat magpa-check up. Kasi baka meron ka ng early endometrial cancer. Opo. Nakikita yan sa pamamagitan ng ultrasound. Kasi ngayon, left and right na ang ultrasound, di ba? Nakikita ng sonographer kung kumakapal yan. Kung transvaginal po, Doc? Mas maganda ang transvaginal kasi ang pap smear. Ang pap smear kasi is screening for cervical cancer. Kung advanced na yung endometrial cancer mo, pwedeng ma-pick up ng pap smear. But the pap smear is not the screening test. So kailangan ang diagnostic test niyan, kunyari may abnormal bleeding ka, spotting lang o malakas. Tapos sa ultrasound nakikita na makapal, irregular yung lining. O pag Doppler yan, ibig sabihin ng Doppler, nakikita namin yung ugat. Pag may mga maraming ugat sa loob ng endometrium, yung lining, normally wala yan. Kung masyado marami, dapat talaga ma-biopsy. Pwede naman gawin ng biopsy sa opisina ng doktor sa clinic. Opo. It be done outpatient, no? Yeah. Endometrial biopsy. Ngayon, kung na-biopsy na siya, negative yung biopsy, pero nag-bleeding pa rin siya, siguro kailangan na talaga yung raspa. Yung hysteroscopy, sinisilip, may camera na ipapasok dun sa matres, titignan kung saan may bukol o may abnormal areas, tapos ibabiopsy yun, tapos tinatapos yun, kinukurete, nililinis yung buong lining ng matres para walang maiwan na matira na posibleng isolated cancer. Doc, bukod sa pagpapa-check up, may mga taong halimbawa walang pera pampa-check up, meron bang mga pagkain naman na pwedeng kainin to prevent this from happening? Magkaroon ng endometriosis. Actually, alam na natin ang risk factors, no? Ang risk factors would be obesity. So dapat lifestyle change, no? Dapat mag-weight loss. Kasi nga, the more fat you have in the body, the higher the estrogen level, no? Naku-convert yan. So, kunyari, nag-menopause ka na, normally, hindi naman mataas ang estrogen na natin dyan dahil hindi na nagpa-function ng ovaries. But if you're obese, mataba, marami ka pang source ng estrogen. So, posible na magkaroon ka ng, that is a risk factor, na magkaroon ng endometrial cancer. Ayun. So, dapat mag-weight reduction, no? So, babantayin yung pagkain, less fat and carbohydrates maybe para nasa ideal body weight ka. Sabi nga po the more na nawala na yung regla the more ka dapat magpa-check up kasi dyan daw po lalabas lahat ng mga komplikasyon ano. Right. Dyan lumalabas yung sakit. At saka sa family history. Yun. Kunyari ang sa pamilya nyo, sa mother or father side, maraming may colon cancer, merong may ovarian cancer, merong cancer sa matres,
o lung cancer o prostate cancer, madami sila. Posibleng meron kayo ng tinatawag na Lynch syndrome. Yung Lynch syndrome na yon, ito kasi yung abnormality sa gene, mutation sa gene na pwedeng maipapasa sa mga anak. So pwede rin magkaroon yung mga next generation ng any of this cancer. So sa kababaihan, that is very important. So if colon cancer lang sa mga tiyo, mga uncles mo o sa mga grandparents or sa parents, you should also have a gynecologic checkup kasi kasama dyan sa group of cancer na yan, yung cancer sa matres. May ganun pala. May groupings pala sila, doktora. Doktora, may kinalaman ba ang sexual activity sa sakit na ito? At saka pati na rin yung pag-take ng pills, kung contributory ba to sa endometrial cancer? Sa endometrial cancer, actually, binabawasan niya yung incidence. Kasi numinipis yung lining eh. Oh, pag nag-pills ka, numinipis yung lining ng matres. So, di ba sabi ko, yung precancerous stage, yung kumakapal. So, actually, na-decrease niya yung incidence ng endometrial cancer, no? Pag nagpipills. Ang problema sa pills naman, pag more than 5 years ang pag-take mo ng pills, matataas naman yung incidence mo ng cervical cancer. At risk naman. For sure. So, the best thing really is to have a yearly check-up. Yeah. Now, if during the yearly check-up, normal naman ang findings, but you have an episode in between those years na bigla ka nag-spotting, nagkaroon ka ng konting brownish discharge or abnormal watery discharge for cervical cancer, dapat magpa-check na. Opo. No? Eh, yun nga pong tanong ko, doktora, yung sexual activity. Ang sexual activity na nagkukos ng cervical cancer, dun yun sa kwelyo ng matres, cervical cancer. Cervical cancer kasi yun. Nga, ang cervical cancer ngayon, more than 90% is caused by the human papilloma virus. Opo. Which is transmitted, natatransmit during sexual activity. Opo. Kaya nga, we encourage our young female, no, mga adolescent, even from 9-year-old up to 14 years old, wala pang exposure to sex. Now, bigyan na ng vaccine. Human papilloma virus vaccine, HPV vaccine against cervical cancer. Opo. Kasi ito yung infection na sexually transmitted infection na pwedeng mag-cause ng cervical cancer. Pero halimbawa kung active ka sa sex o virgin ka since birth, hindi, ano po ang chance mo na magkaroon ng endometrial cancer? Baliktad naman to, no? Sa endometrial cancer, kung hindi ka nagkaanak, no? Or you have history of infertility, never ka na nagbuntis, hindi ka nagkaanak, you have a higher risk. Higher ang risk mo na mag-develop ng endometrial cancer. Kaya dapat sila mag-check up talaga, no? Opo. Kaya madalas ito sa mga nuns, no? Sa mga singles. Opo. Sa mga maraming anak, yun naman ang higher risk for cervical cancer. Ah. So, both ways, no? Kaya kailangan lang talaga ang check-up. Check-up. Very good. Ayan. Naku, maraming Ayan. Salamat po, doktora, sa mga impormasyon. Kami po'y maraming natutunan sa inyo. Bottom line, kailangan magpa-check up. Huwag matakot kasi yung iba parang na masakit daw yung pap smear, meron daw metal na ipapasok sa puwerta, masakit daw, ganyan-ganyan. Di naman eh, di ba, Dok? Maliit. Masakit. Iba-ibang size yun. Meron pag virgin, meron yung hindi pa nagkaanak, meron naman yung kami na anak. So, different sizes yung speculum. Ayun. Kaya kung hindi ka pa nagkaroon ng anak, di syempre maliit pa yon, pwede kang lagyan ng maliit na speculum. Saka meron ikay doon na pampadulas. Totoo. So, hindi masakit yon. Yan, totoo nga. Okay. Mainam ng maaga pa, no? Thank you, tama. So. Thank you po, Dok. Maraming salamat po, Doktora Filomena San Juan, gynecological oncologist para sa ating expert to the rescue.